Ma'am Helen, so sabi niyo po, kayo po inabuntis niya kagawad at ayaw magsupport sa kagawad. Opo, sir. Pinanganak na po yung bata. Opo, sir. Pero ang sinasabi po ni kagawad, March 21, nagkahiwalay na po kayo and then September, saka kayo nabuntis. Kung totoo po yung sinasabi niya, hindi po sa kanyang bata siguro. Sa totoo po, Sir Rafi, hindi po yan totoo. Lahat ng sasabihin ko po dito galing sa kanya. Sige po. Unang-una po, nakiusap siya sa akin na doon siya muna matutulog sa kanila. Siya po ang nakiusap, siya po ang nag-arrange. Sabi ko po, okay. Kasi sabi niya, yung mga bata umiiyak daw, hinahanap siya. Pumayag po ako, ako naman po nagtatrabaho. Sabi ko, sige, hindi na lang ako maglulod kasi bawal yung cellphone doon sa restaurant, bawal sa chef namin, kukunin yun. Ikaw na lang yung tatawag dito kasi maano naman yun ng mga anak ko. Sige, sabi pa niya, huwag ka na lang pupunta sa amin, saka ka na pupunta sa amin, pag okay na, sasabihin lang kita. So, hindi totoo na March 21 kayo nagkahiwalay? Hindi po kami nagkahiwalay. Nakiusap po siya na doon okay. Po siya matulog sa kanila. Siya na lang po ang pupunta-punta sa bahay. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin po yung inyo pong pagkikita po. At kayo po yung nagtatalik pa rin. Opo. Tuloy-tuloy. Hindi po nahinto yun. Hindi po. Okay. So, nagsisinungaling po si Kagawad. Opo. Kagawad, Figueron. Sir, good afternoon, sir. Okay. Sir, base sa sinabi mo at saka yung sinabi ni Mrs. ngayon sa amin, hindi po nagkakatugma. Sabi mo, March pa lang, naghiwalay na kayo ni Ma'am Helen. Tapos September siya nabuntis. Pero ang sabi ni Ma'am Helen, tuloy-tuloy pa rin daw yung inyong pagsasama at nagtatalik pa rin kayo. Tuloy-tuloy, walang hinto. Hindi po, sir. Totoo yan, sir. Totoo. Ang naghiwalay talaga kami yan, sir. March na buwan kami naghiwalay, sir. Tapos, pagdating ng September, sir, sabi niya, doon siya largo sa barangay, sir, kay okay, March kayo naghiwalay, pero April, May, June, July, August, nakikita pa rin kayo. Hindi na, sir. Wala kayo ugnayan. Hindi po, totoo yun, sir. Alam ng mga ano yan, sir, tao dito sa amin, sir. Ano ibig sabihin ng alam ng mga tao dyan sa inyo? Ano po yung alam nila? Wala na kami yan, sir. Dahil yun ang sinasabi mo sa kanila, pinapakain mo sila para maniwala sa'yo. Kahit mga kamag-anak ko, pinapaniwala mo eh. Ma'am, March 21, sabi ni sir, hiwalay na kayo. Hindi po. Hindi? Hindi po. Saan siya Last namin kita po, July, August. Yun po ang huli. Tapos September, nalaman ko na lang. July, August, nakikita pa rin kayo? Yun po. September, wala na po. Okay, saan kayo nakikita ng July? Sa bahay po. Kaninang bahay? Sa bahay po, pupunta siya. Pupunta sa bahay niyo, July? Okay. Hating gabi na po. Okay. August, ganun din? Opo. Okay. So, Kagawad, July, August, pupunta ka pa rin daw sa bahay ni Ma'am Helen? Ang sabi niya, sir, sa akin, pupunta daw ako sa kanila, sir. Lating daw ko, sabi niya, sir, lating daw ako. Sabi ko, paano ako nakagawa pa nang kung lating na ako, nagmumotor pa nga ako. Okay, so, dinidiri mo po, sir, na kayo po'y pumupunta pa sa bahay ni Ma'am Helen noong July at saka August? Hindi na po, sir, ako pumupunta sa kanila kay mula nang yung inano pa ako yung pagsigaw-sigawan niya ako, sir. Hindi na ako talaga pumunta sa kanila, sir. Hindi, kasi kuminsan, sir, yung tao pag sa sobrang kalasingan, nakakalimutan na po kung ano mga nangyari nung matapos silang mahimasmasan, kung ano yung nangyari nung nakarang gabi nung sila lasing-lalasing. Pag-ising nila umaga, wala silang maalaala kahit na konting, di ba, bagay na nakaraan. Baka ganun ka, sir. Talaga, wala akong naalala na talaga, sir, na pumunta pa sa kanila kasi ang last sabi niya, pumunta daw ako sa kanila, lasing ako, sir. Yun lang ang ano. Saan ka ngayon, sir? Nandito ako, sir, sa General Luna, sir. Ganito na po, ipapadinitest natin bata. Opo, sir. Okay, sir, ma'am. Okay, ma'am. Para, okay, sir. Thank you po. Yun lang inano ko yung sir sa kanya, sir, para maano na siya, sir. Hindi, dito magkaalaman ng kagawad na kung talagang sino sa inyo nagsabing totoo. Kasi kung ikaw nagsabing totoo na March pala naghiwalay na kayo and then since then hindi na kayo nakikita at hindi na kayo tatalik, then of course, hindi sa iyong bata. Pero kung totoo sinasabi ni ma'am, noong July and August, nagkikita pa rin kayo and then September, nabuntis siya, eh maaari nga sa'yo. Mas okay na, sir, yung gusto ko na malaman ko talaga na sa akin, sir. Kasi nagalangan talaga, sir, ako. Kasi sabi niya, akin daw talaga. Pero ako, nagalangan talaga ako, sir, na ako sa akin. Kasi hindi naman talaga ako naalala na pumunta. Hindi nga, sir, para matapos na ito, sir. Umiikot-ikotan tayo. So, dinidinay mo talaga, since March, hindi ka na nagipagkita sa kanya. Wala na nangyari ugnayan sa pagitan yung dalawa. Wala talaga. Wala katotohanan siya sabi ni ma'am na July, August, nagkikita pa rin kayo noon. Pupunta ka pa sa bahay niya. Okay, sir. Never na kayo nakita? Hindi na po kami nakita. Wala kang maalala?
Wala na po. Na nakainom ka, dumaan ka sa bahay ni ma'am? O, wala po. Ako naalala po, sir, na napunta. Okay, ano po yung okasyon na pumunta siya noong July or August? Yung ano po, my birthday ng pinsan ko. Hmm. Sabi ko, ba't ka nagpunta dito? O, hating gabi na. Matutulog ako. Alas 4 gigising ako kasi alas 6 duty ako. Iba, kit ayaw magpupuntahin dyan. Pupunta ako. Yun ang sabi niya. O, malala mo yun, sir? Kagawad? Tapos, sir. Titingin pa yan sa jealousy, sir. Ha? Titingin yan sa jealousy sa labas. Parang nagminamasdan. Titingin sa? Labas. Jealousy. Kasi po nasa pabahay po ako nakatira. Okay, so tumitingin pa sa jealousy? Oo. Oh, eh, sir. Doon na po ako nagtaka. Bakit ganun? So ikaw dapat si Boy Jealousy. Ano yung titingin mo sa jealousy, sir? Kagawad? Sir. Ano yung style mo na tumitingin ka sa jealousy? Parang meron ka inispat-ispatan. Wow. Hindi pa to yan, sir. Kagawad, kapag lumitaw na ikaw talagang tatay, babayaran mo yung DNA test. Deal? Kasi kung aminin mo na na ikaw talaga, adi, hindi mo babayaran. Sagot ko na lahat. Yun nga, sir. Ang gusto ko talaga... Hindi nga, makinig ka muna, Kagawad, kasi ayokong lahat dito pupunta lang magpa-DNA test. Kahit alam nila na anak talaga nila, para makasiguro lang. I don't want you to get away with this. Gusto ko, ako magpa-DNA test, sagot ko muna, pera ko muna. Pero pag lumitaw sa DNA test na ikaw talagang tatay, ibig sabihin nagsisinungaling ka sa akin, kaya bayaran mo. Hindi mo pwede hindi ako bayaran. Talagang habulin kita kahit saan dulo ng mundo. Oh, no. Nagets mo? Opo, sir. Opo. Ang pagpa-DNA test, umabot siya sa mga 20,000 plus. Opo, sir. Babayaran mo? Opo, sir. At siyempre, sir, pag talagang anak mo, at yung paglabas ng baby, yung pagpapa-hospital ni ma'am, yung pag-prenatal niya, postnatal, lahat yung babayaran mo, pati suporta ngayon. Dahil kapag hindi, habulin kita, sir. Napakalaki sir, daw po, sir. 4,500. Ako po nagbabayad niyan, sir. Ang panganak niya, ako po nagbayad sa panganakan, sir. Oh, ba't mo binayaran kung sabi mo hindi mo talaga anak? Kasi yun man, pabalik-balik man kami sa barangay, sir. Yun man ang ano niya. Oh, sige, sige. Papadinetest natin, sir, ha? Okay, sir. So, ma'am, dinetest na lang muna natin. Salamat i-arrange po ni Odette. Salamat po. Okay. Thank you po, sir. Congrats po. Natin pag lumito na talagang siya yung tatay. Apo. Okay. Sige, sir. Kakausapin ko ni Odette at kami po mag-arrange yung inyo pong DNA testing. Okay? Magandang hapon po. Salamat. Opo, magandang hapon po. At sandal, tatong ng dentist, Kagawad, may asawa ka ba? Wala po, sir. Okay, ikaw, ma'am. Meron po. Ah, meron siya asawa? Kasin po. Kasin. Kasin niya? Kasama niya ngayon. Okay po, may asawa? Wala po. Wala, dalaga. Byuda po ako. Ah, byuda. Okay, walang problema. Andito po yung asawa niya sa Manila po yung babae. Sir. First kasi mo ng asawa mo, sabi ni ma'am. Si ma'am, naging marites ng diwalas. Hindi po totoo yan, sir. Hindi po totoo yan. Kahit ano yun pa, hindi wala akong asawa, sir, ngayon, sir. Eh, sino, ano pa ang first kasi niya? Charity po. Oh, si Charity, first kasi mo ba yun? Hindi totoo yan, sir. Sabi-sabi niya lang po, sir, kasi yan ang inanuhan niya akong pisa na nag... Masyado siyang galit na galit sa akin, sir. Pwede mag-interview po kayo doon, po, galit sir. Sa kanila. Buong barangay. Eh, ma'am, baka dagdag mo lang, mag-aaway itong pinsan. Usap-usapan po sila doon sa barangay. Usap-usapan, mga marites. Bawat pamilya po galit sa kanila. Oh, sabihin mo sa kanya, gusto ko. Di ba, bawat pamilya galit sa inyo, dalawa? Pinapabarangay niyo pa ako dati, sabi niyo. Pinawit niyo siya yung barangay na wala kayong relasyon. Ngayon, nagsama kayo. Kapan ang mukha mo? Ikaw lang may sabi niyan. Wala akong alam niyan. Sinungaling ka. Isa ka pa namang Kagawad. Huwag kang ganyan. Alam mo ang batas. Kagawad ka. Kasi ikaw. Sandra po, para maging fair tayo kay Kagawad. Anong ebidensya meron kayo na pinsan niya ang kalibi niya ngayon? Nasa bahay niya po yung babae. Eh, pwede naman, ma'am, yung pinsan titira sa kanya dahil magpinsan naman sila at tinutulungan niya para makalibre sa board and lodging. Oh, ano masama doon? Sa kanila na po yun. So, walang ebidensya. Yun ang isip mo. Nakikita ko po, nandun yung bahay sa kanila. Kaya nga po, nakatira yung pinsan doon. Oh, eh, ano ngayon kung nakatira? Sa kanya na po yan, kung pinapatira niya. Kasi yung usap-usapan doon eh. Ah, chismis. Oh. So marami pa na marites doon sa inyo. Dami talaga sa kanila, sir. Pag nagpunta ko doon, kanya-kanya po sumbong. Sir, ingat ka sa mga marites nyo dyan sa inyong lugar. Eh, totoo ba si yung pinsan nyo? Number one yan siya, sir, kamarites, sir. Kasi galit yung mga tao sa kanya. Sa hindi, pero totoo ba si Charity nakatira sa iyo? Wala po, sir. Wala po. Oh, eh, ma'am, talaga marites si ma'am. Sige, sir, ingat ka sa mga marites dyan, ha?
Opo, sir. Salamat po, sir. Congrats, sir. Okay. Sige, ma'am. Padinetest natin yan. Okay po. Kayo ba, po, ma'am? Hindi kayo marites? Hindi naman po. Tahimik po akong tao. Okay, very good. Sige, ma'am. Tutulong namin kayo. Yung sa DNA testing, sagot ko lahat yun. At kung ano pa maitulong ng programa, andyan lang po si Odette. Siya po ang bahala sa inyo, ha? Opo. Salamat po, ma'am, sa pagpunta. Gandang hapon po, madam. Thank you. Congratulations po. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am.